Sumayin niyo ang kapayapaan. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Ako, ang bugtong na anak ng Diyos, at nag-alay ng kanyang buhay para sa inyong lahat. Ako ay narito na nagwiwika sa inyong harapan. Ako ang inyong Panginoong Jesucristo, nakasama ninyo sa tuwid-tuwid ng inyong mga buhay. Ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat sapagkat kayo ay nananatili na nakaupo sa upuang iyan upang ang aming tinig ay patuloy ninyo na dinirinig. Kaya aking mga anak, naway anuman ang inyong marinig sa inyong mga kapwa, anuman ang inyong marinig na kayo ay uusigin, ay huwag kayong matakot at huwag panghinaan ng loob. Sapagkat nasa piling na ninyo ang aking Ama. Ang kanyang kapangyarihan ay ibinigay na sa inyo. At ito ang siyang magbibigay ng tagumpay sa inyong mga buhay. Ang pag-ibig ng aking Ama, ang nagbibigay sa inyong lahat ng bagong buhay. Sapagkat ang inyong mga puso ay pinananahan na ng aking Ama, naway patuloy kayo na gumawa ng mabuti sa inyong mga kapwa. Magtanim kayo ng kabutihan upang sa takdang panahon kayo ay aani ng kabutihan. Kaya patuloy kayo na mag-unawaan sa bawat isa. Naway ang mamutawi sa inyong mga laban ay puro kabutihan, sapagkat ang inyong mga dila ay nilinis na ng aking Ama. Kaya ingatan ninyo ang inyong mga dila na ito ay muling marumihan. Kaya aking mga anak, kayo ay magpatuloy na gumawa ng mabuti sa inyong kapwa, sapagkat ang Diyos na inyong pinaglilingkuran ang siyang magbibigay sa inyo ng katatagan sa inyong mga buhay. Kaya aking mga anak na pinili at hinirang ng aking Ama ay magpatuloy lang kayo sa paglilingkod sa aking Ama. Manatili kayo sa kanyang pag-ibig at manatili kayo sa kanyang paglilingkod. Ialay ninyo ang inyong mga buhay sa paglilingkod sa aking Ama tulad ko na inialay ko ang aking buhay para sa inyong lahat upang kayo
tayong lahat ay maligtas. Kaya huwag kayong mag-alinlangan sa kapangyarihan ng Diyos na inyong pinaglilingkuran. Sapagkat ang Diyos na inyong pinaglilingkuran ay tunay na buhay. Sapagkat kailanman ang kanyang mga lingkod ay hindi niya pinababayaan, hindi niya ginugutom, at ito ay kanyang pinagkakalooban ng kalakasan ng kanilang pangangatawan at patuloy na binibigyan ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman, sapagkat tapat ang pangako ng aking Ama na kailanman ang maglingkod sa Kanya hanggang wakas ng kanyang mga buhay ay siyang maliligtas. Kaya kayo na aking mga anak na naririto, kayo ay mapapanan sapagkat nasa piling na ninyo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya aking mga anak, magpatuloy lang kayo sa paglilingkod at magpatuloy kayo na nakaupo sa upuang iyan na Kanyang ibinigay para sa Kanyang banal na tahanan, sapagkat ang nakaupo sa upuang iyan ay siyang magtatagumpay sa Kanyang mga buhay. Kaya panghawakan ninyo ang pangako ng aking Ama, sapagkat ang pangako ng aking Ama ay tapat at hindi napapako kailanman. Kaya aking mga anak, kayo ay aking pinasasalamatan, sapagkat mula noon hanggang ngayon, kayo pa rin ay narito sa banal na tahanan ng aking Ama upang siya ay papurihan, upang siya ay sambahin, at siya ay dakilain ang kanyang banal na pangalan. Kaya, aking mga anak, magpatuloy kayo na purihin ang Diyos na nagbigay ng buhay sa inyong lahat. Kaya aking mga anak, ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat sapagkat hindi kayo nagsasawa na tumuntong sa tahanan ng aking Ama. Salamat muli sa inyong lahat hanggang sa muli nating pagtitipan sa banal na tahanan ng aking Ama na Kanyang ibinigay na bagong Jerusalem sa inyong kapanahonan. Salamat muli, aking mga anak, na pinagpala ng aking Ama. Salamat sa inyong lahat.